Hello Philippines! Welcome back to my channel entitled Positive Advice by Vanessa G. Kumusta naman ang ating mga nagwagwapuhang mga kalalakihan dyan at mga naggagandahang mga binibini? Ang ating napakagandang topic tonight ay para po sa inyo. Excited na ba kayo? Ang topic natin ngayon ay walang iba kung hindi what to give to be loved. Oh, ayan. Sa ating mga aspiring na mga kalalakihan na gustong magkaroon ng girlfriends at ang ating kalalakihang nangangarap na magkaroon ng material, wife material. Eto na ang tips na inyong pinaka-iintay. Ano nga ba ang kailangan nyong ibigay para kayo ay mahalin ng mga pinapangarap ninyong maging kasintahan o pinapangarap nyong maging asawa? Diba? Sabi ng may kasabihan tayong love begets love. Kung ano ang inyong itinanim ay siya rin yung aanihin. Kaya kung nagtanim kayo ng kabutihan, kabutihan din po ang inyong aanihin o makukuha. Kaya kung magtatanim kayo ng pagmamahal, ay syempre naman po, pagmamahal din ang inyong makukuha. Diba? Ganun yun. Eto na. Abaho ko umpisahan. Pag effective po sa inyo ito, pag napasagot ninyo ang inyong kasintahan, applying my tips, applying your Ate Vanessa's tips, ang pakiusap lang ng ate nyo, ipamalita nyo naman sa buong kalalakihan, sa buong Pilipinas, para po sa ganun ay mapasagot din nila ang kanilang mga pinapangarap na mga minamahal. Diba? Share tayo para lahat makakuha ng tips, diba? Na ma-apply nila sa kanilang real life situations. Saan ka pa? Dito lang yan sa Positive Advice by Vanessa G. Eto na. Ang tips ng ate nyo para masungkit nyo ang matamis na oo ng inyong mga nililigawan, eto mga excited makinig ang mga yan, yung mga nanliligaw pa lang, eto na, pinakauna sa lahat, pinakamatindi, alam nyo kung ano, eto na. Kailangang maipakita nyo ito sa nililigawan nyo. Ang act of, number one, act of kindness. Simple lang kung pakikinggan mo, pero ano to, tumatatak. Ito ang tumatatak sa utak ng mga kababaihan kapag naipakita nyo ito. O ano ba ito? Mga small things lang ito mga small things ng act of kindness, gaya halimbawa kapag natulungan nyo yan, yung inyong pinapangarap na babae, pag nagkaroon ng sitwasyon o nasamantalahin nyo na ang pagtulong nyo dahil dyan mapapalapit kayo ng husto sa pinapangarap ninyong babae o sangkapa. Diba? Kaya halimbawa wala siyang payong, uulan, o di kaya nadatnan siya ng ulan, may payong kayo, o di ba? Sukob na, o di ba? Yung tipong ganyan, o di ba? Ano pa ba? Pag halimbawang nadapa siya, o to the rescue ang inyong dating, maging
I-express ninyo ang pagiging knight in shining armor ninyo, oh, di ba? Mga kumbaga parang hero niya kayo, oh, di ba? Ano bang pagtulong pa ang mga ito? Halimbawa sa school o mga estudyante kayo, oh, di ba? Kung wala siyang papel o naiwan, wala nang tinta ang ballpen niya, oh, to the rescue kayo dapat, magpahiram, oh, di ba? Oh, para bida ang dating nyo sa kanila. O ano pa bang mga example ng act of kindness na yan? O di ba? Kapag may nambabastos sa kanila, o di ba? Ipagtanggol nyo, o di ba? Mag-ala Robin Padilla kayo dyan, o di kaya si... tawag dito si Daniel Padilla, parang action hero lang ang dating ninyo pag may nambabastos, o oh, di ba? To the rescue kayo, mga ganyan, o ano pa ba? Kapag yung mga bagay ba, yung mga small things na kung saan mangangailangan siya ng tulong, kung kaya nyo naman pong ibigay ang tulong na iyan, o diyan kayo, yan ang mga aantayin yung mga eksena para makapasok kayo sa buhay niya, o di ba? Yung tumatatak yan talaga, proven and tested na yan, o nag-uumpisa sa pagiging kaibigan, o di ba? Hanggang maaral nyo ang kung ano ang mga gusto at ayaw na niya, o yan, pwede na kayong i-eksena, mga ganern. O, di ba? Yan ang number one na tips. O, number two, syempre, kung manliligaw ka, normal yung magbibigay ka ng gifts. Number two is gifts. O, ang mga babae mahilig dyan. Oh, pero aaralin niyo ngayon ano ang gagawin ninyo. Syempre kung sino ang kaibigan niya, aalamin ninyo kasi syempre mahihiya kang magtatanong sa kanya anong gusto mo. Ganun ba kaagad entrada, 'di ba? Hindi naman ganun. Syempre aalamin niyo muna sa mga kaibigan niya o so kung may kapatid siya, 'di ba? Kakaibiganin niyo yung kapatid niya, kakaibiganin mo yung kaibigan niya para malalaman mo sa kanila kung ano ang gusto ba niya, o 'di ba? Mamaya ayaw naman niya ng tsokolate dahil nagda-diet siya tapos bibigyan mo ng chocolate, o 'di ba? Itatapon niya 'yan, ah, hindi niya kakainin 'yan. O alamin niyo kung halimbawa bibigay kayo ng flowers pagkatapos tawag dito yung allergic pala ang ate nyo sa ano, o ang mga pinapangarap nyo sa flowers, o may allergy sa dyan, o it's a no-no. Di ba? Kaya aalamin nyo muna bago kayo magbibigay ng gifts. Pero usually trial and error naman yan. O kung halimbawang wala kayong nahihiya kayong makipagkaibigan sa kaibigan niya o kapatid niya, mag trial and error na kayo. Marami namang paraan yan, di ba? O yun nga, o syempre pag magbibigay ka ng pag Valentine's, bigay ka ng flowers and chocolates, pagkatapos syempre sabihin niya, ay ayo, hindi kasi ako mahilig sa chocolates, nagda-diet ako, o di ba? Next time alam mo na, o yan ang trial and error, di ba? Try and try until makuha mo yung mga gusto niya. Ganun. O, di ba? Swerte mo kung maging kaibigan mo yung mga kapatid at kaibigan niya. The best na mapagkukunan ng tips yan. O, di ba? O, di kaya kung ang nanay mo, kaibigan niya, ang nanay niya, o maging instrument yung nanay mo, magpatanong-tanong ka na, mama, crush ko si ano, ganito, magtanong ka nga sa mama niya. O, ganyan. O, di ba? Maraming paraan. O, di ba? Usually, o, di ba? Meron naman yung mga can afford magbibigay ng gifts na, syempre, mga mahal, ganyan. Pero may mga babae kasi na simple lang din, o kahit naman bigyan mo ng mahal na regalo yan, halimbawa mga diamond ring, diamond bracelet o necklace,
Oh, 'di ba? Kung simple lang siya, sabihin niya, ay masyado namang mahal 'yan. Dapat yung ano lang ganyan, bibigyan ka na niya ng idea po. Next time alam mo na. O wag namang ano, mawawalan ng pag-asa syempre yung mga hindi can, mga ano, not can afford, yung mga walang budget. Huwag kayo mawawalan ng ano, kasi di ba pag may nililigawan kayo, syempre, hindi lang kayo ang nanliligaw dyan. O kung may karibal kayong mayaman, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. O kasi may mga simple lang naman na babae, dyan mo malalaman yan. O di ba? Halimbawa, yung kahit naman mayaman yung karibal mo, o kung wala naman siyang, hindi naman siya marunong, wala siyang act of kindness, o hindi siya to the rescue kapag nangangailangan yung babae, ikaw pa ang palaging nandyan, o pogi points mo na yun sa kanya, kaya samantalahin na, o diba? Yung mga ganyan, huwag kayong mag-give up kaagad. Kung may kursunada kayong babae, huwag kayong mag-give up kung may karibal kayong mayaman. Ganyan, matira matibay. Siyempre, do your best. Exert all the efforts you can. Parang ganon. Kasi hindi naman pare-pareho ang babae. Kahit nga mayaman yan, may mga mayaman na babae na simple lang din. Diba? Ang importante, magawa nyo lahat itong advice ng Ate Vanessa nyo na tips. Para kayo ang sasagutin kahit may karibal kayong mayaman at gwapo dyan. Proven to. Yun ang second, yung gifts. Kahit naman sa ngayon, wala kang budget dahil estudyante ka. Kung mapasagot mo itong babae na gusto mo later on pag nagkatrabaho ka na, bumawi ka, ganun 'yon. Diba? Kung dati sa turo-turo mo lang siya nililibre, pag nagkatrabaho ka na, ayan na, bumawi ka na sa kanya, ganun 'yon. Kaya 'wag kayo masyadong natatakot, huwag kayong naduduwag kapag may karibal kayong medyo angat sa inyo. Daanin nyo yan sa kamachohan at saka sa pagiging maginoo at talagang matulungin at mabait. Kayong papakabog sa mga iba dyan. Kung basta na tingin nyo, deserving kayo, fight. Ganyan, dapat. Dapat may fighting spirit kayo, ganyan. Di ba? Kasi ang mga babae, ano yan yung tinitingnan nila kung hanggang saan kayo. Ganyan. Di ba? Kung talagang totoong mahal mo sila, ipaglaban mo, patunayan mo. Yan ang mga tinitingnan ng mga babae. O, diba? May mga babae ngayon na yung kakaiba ang mga pamantayan nila. O, diba? So, huwag kayong basta-basta mag-give up. Diba? Pag may gusto kayong babae at may karibal kayo, huwag kayong mag-give up. Fight lang. Ganun yun. So, ang third na tips ng ate nyo ay dapat ipakita nyo ito sa kanya at iparinig. Word of affirmation. Ang mga babae, mahihilig yan sa ano, dapat sweet ka. Yung, alam mo, kinikilig yan kapag nag-a-I love you ka. Yung ganyan, pagkatapos, yung mga words of affirmation na, uy, ang ganda mo ngayon, yung ganyan. Uy, bagay ang suot mo sa'yo ngayon, yung mga ganyan. Di ba? Yung yung lalo na yung may mga babaeng halimbawa na timing na may pinagdadaanan sa buhay, dapat mag-affirm ka sa kanya na nandiyan ka lang sa tabi niya kahit anong mangyari, yung ganyan, yung bigyan mo siya ng affirmation na kaya mo yan,
andito lang ako kung anong maitutulong ko. Andito lang ako, yung ganyan. O, ipaalam mo sa kanya na willing ka to help sa pamaraang kaya mo. O, yan ang mga, ano, ang mga pagkakataon na dapat mong samantalahin na ipakita ang iyong pagiging matulungin at pagiging handang tumulong sa kanya. O, diba? Sa panahon ng mga problema, ayan, o yan ang mga dapat na umieksena ka, o kaya so alam mo na, o, na yung sinasabi mo din dapat pag may mga achievements siya, halimbawa nanalo siya sa isang contest sa school, ganyan, o sabihin mo, oy, I'm very proud of you, yung mga ganyan. Oh, 'di ba? Yung oy, congratulations pag nalaman mong highest siya sa exam o sa quiz. Oy, congratulations. Sana all, 'di ba? Yung mga ganyan-ganyan na mga positive na mga sinasabi mo sa kanya para sa ganun makaangat ka ng points sa kanya. Oh, 'di ba? Pero usually alam na rin ng mga babae ngayon kung nambobola lang ang lalaki. Diba? So, kailangan kapag nagsabi ka ng word of affirmation sa kanya, mga sweet words, panindigan mo. You prove it. Diba? Yung tipong sabihin mong andito lang ako pagkatapos pag may problema siya, nawawala ka, missing in action ka, o, di ba? Yung tipong ganyan. So, hindi ganun. Dapat you have to prove it. O, di ba? Yan ang mga, yan ang sa word of affirmation natin. O, ang number 4 na tips ng ate nyo. O, eto. Time. O, di ba? O, sa importante ang time kapag may nililigawan kayo, kailangan nandiyan kayo sa mga especially sa mga special occasions, halimbawa birthday niya, o di ba? Magregalo kayo, mga simple gifts yung ganyan, o to show your concern, o di ba? Pag may birthday, Valentine's, o di kaya sa Pasko, o yan yung mga abangan yung mga special occasions, pakita nyong anyadyaan kayo para sa kanya. Importante yun kasi syempre gusto din nila na may kasama sila, mga nagpaparamdam na special sila, o yan yung abangan ninyo. O halimbawa nagtatrabaho na ang ano, nanliligaw, o dapat may pakita mo na priority mo yung babae, 'di ba? Bago yung ano, yung kesa sa work, yung ganyan. O 'di ba? May trabaho ka, o pinag-o-overtime ka ngayon sa office mo halimbawa, o birthday ng iligawan mo, o di kaya yun nga Pasko, o pinag-o-overtime ka, o ano ngayon ang gagawin mo. Tampo to the max ang girl lalo na yan kapag hindi ka nagpakita. Kaya you should set your priorities kung gusto mong masungkit ang matamis niyang diba? Kailangan mahalaga ang time, maipakita mo na priority mo siya. Pero kapag may mga instances na may emergency ka, hindi ka nakapunta, you give your word na ano, pwede namang bumawi. O, di ba yung word na babawi ako, yung ganyan. Pero pag once na sinabi mo, you have to stand by your word. O, kasi ang mga babae, pag may pinramis ka, aabangan nila yan. O pag hindi mo nagawa yan, ay nako, patay ka. Di ba? So, kailangan kapag nanliligaw ka, may quality time ka din sa kanya. O, quality time habang nanliligaw, ganito yan. O, di ba? Dapat i-off ang cellphone. O, di ba? Halimbawa,
Niligawan mo siya, you ask her for a date o ganyan. O pagkatapos ring nang ring ang phone mo, sino ba yan? O diba, nakakairita, baka iwanan ka niya sa gitna ng date ninyo. O diba, yung tipo mga ganyan. So dapat pag quality time, pag bebe time. O diba, so yan yung number 4. Ano pa? Ang next sa time is, ang number 5 is ito, matindi to. Dito usually nagfe-fail ang iba. Ano to, tanpa katandaan ninyo itong number 5 na tips. Ang attitude. Maraming bumabagsak dito. Diba? Kasi maraming mga ito ang talagang nililista ng mga babae. Kaya ingat kayo dito, boys. Ito pag ang attitude nyo, pag rude kayo, may pagkabastos, nako, tinatandaan ng babae yan, kapag mahilig kayong mag-alipusta ng kapwa ninyo, napakabobo naman, napakatanga naman, tapos maririnig niya, ay nako, red flag sa kababaihan yan. Yan ang i-take note ninyo. It's a no-no. Huwag niyong ipaparinig yung mga yan. O di kaya, ano pa yung mga attitude na tinatandaan at nililista ng mga babae, yung mga insensitive, o diba, manhid. Yung tipong ikaw na nga ang hindi sumipot sa date ninyo, pagkatapos wala ka pang ka-effort na mag-apologize, o di kaya mag-reaffirm na babawi ka, ganyan, o diba. Nadadadaan naman sa magandang paliwanag yan kung meron kayong naging emergency, ganyan, hindi kayo nakasipot. Madadaan naman yan sa mabuting usapan. Mga understanding naman ang mga babae. Pero you see to it na magsasabi kayo ng totoo. Mamaya nahulik, mahuhuli kayo. Alam nyo naman, walang sikretong hindi nabubunyag. Diba? Kaya dapat, i-confirm nyo na talagang totoo yung inyong sinasabi. Diba? Ano pang attitude? Yung mga mapanghusga. Ay nako. Diba? Yung mga judgmental kayo sa mga babaeng may pinagdaanan. Ay nako. Yung mapang-alipusta kayo. Ay ang ganyan. Ay nako, red flag sa mga babae yan. Yung pinaparinig ninyo na, ay, ayoko dyan sa ganyan, ganito, ganito. Yun, di ba, yung parang nanglalait kayo ng kapwa, ay, naku, red flag sa mga babae yan. Minsan nyo lang iparinig sa kanila yan, di ba? Ano yan eh, tinatandaan nila talaga yan. Kaya, ay, ngayon pa lang na, nanliligaw pa lang, ganyan na pala ang bunganga niya. Ay nako, magdudusa lang ako. Mas worse pa yan kung naging asawa ko na yan. Di ba? Yung mga ganyan. Kaya yan ang mga pakatatandaan ninyo. Ayus-ayusin na ang mga pag-uugali para pumasa. Di ba? Ano pang attitude? Kung mayaman ka, ay nako, alis-alisin mo yung pagiging arrogante o mayabang. Ay, ako, ayaw ng mga girls yan. Yan ang mga tatandaan ninyo. Diba? Kaya, napaka-importante nito, attitude. Diba? Kasi dito na kasalalay kung ano ang ipapakita mo ngayon, ganun ka na. Di ba? Yun ang iisipin ng babae. Kung ngayon pa lang, di ba? How much more gaganyan ka agad ng babae. So, yan, ayus-ayusin ang pag-uugali kung gusto nyong mapasagot kayo ng mga ina-aspire nyong mga babae. Ayan. And then,
Eto ang pinakaano, ang pinakaimportante, ah. Marami ring nagfe-fail dito bukod sa attitude, ah. Ang number ang la, ang ano number 6 na tips ng ate nyo, consistency. Ang mga lalaking hindi consistent, bumabagsak, oh, di ba? Oh, ito yung tipong ito lumalabas lang kasi ito kapag napasagot na nila usually yung babae. Oh, hindi na sila nagiging consistent kasi pag nanliligaw, oh, best foot forward 'yan. Alam ng mga babae ito, oh, na pag nanliligaw, best foot forward ang mga lalaki, ah, sa una lang mabait, sa una lang loving and caring, sa una lang galante, oh, 'di ba? Sa una lang 'yan na my time, oh, ah, alam ng babae yan na kapag nagfe-fade na ang mga unang mga pinakitang magaganda ay inconsistent yan na lalaki, oh, di ba? Oh, usually din nga kapag asawa na nila ganun yung mga hinangaan ng babae sa kanila na mga magagandang katangian na pasagot sila ng babae dahil nakita niya yung mga magagandang sign na ito. Pagkatapos pag sila na o di kaya mag-asawa na sila, nawawala na, oh, diyan nagkakaproblema usually. Oh, bakit kaya dati naman ano siya, lagi siyang may time sa akin, dati naman ako ang priority niya, dati naman ang sweet-sweet niya sa akin, dati ang bait-bait niya. O, hahanap-hanapin kasi yan ng partner ninyo, ng inyong girlfriend, ng inyong asawa, o kahit ano pang relasyon yan. Kung ano ang unang pinakita mo, you see to it na consistent kayo. Diba? Para hindi tayo magkakaproblema, oh, hindi walang hiwalayan, blues, oh, di ba? So oh, yan ang ano, ang mga tatandaan ninyo, o oh, bear in mind itong na 6 tips ko na ito sa inyo para magiging smooth ang relationship, happy ending, o, oh, di ba? Kung hindi, ay break kayo, o, oh, hiwalay kung hiwalay. Ayan ang mga maririnig ninyo sa mga babaeng, mga pinangarap o mamahalin ninyo. Ayan, o. Oh. Kaya napaka-importante na may guide kayo. O eto, dito nyo lang yan narinig sa positive advice ng Ate Vanessa nyo. O, diba? Kung namong problema kayo, paano ko kaya mapapasagot yan? O, diba? O, kung nakinig kayo dito, nag-subscribe kayo sa positive advice ng Ate Vanessa nyo, o, diba? Napakalaking bagay na malaking tulong sa inyo. Hindi na kayo mangangapa o hindi na kayo mamang problema kung paano nyo mapapasagot yung inyong mga nililigawan, o, diba? O, diba? Ano ang say nyo? Nakatulong ba? Ah? O, kung nagamit nyo ito at naging effective, oh, eh, isa lang ang ano, ang laging hiling ng ate nyo, o oh, ipamalita nyo na at kumbinsihin nyo ang mga kakilala nyo na mag-subscribe dito sa Positive Advice by Vanessa G. Para sa ganun, marami din silang makuhang mga tips, mga gabay sa problema, o, oh, diba? Na mga aral na maya-apply nila sa in real life problems and situations nila, o, di ba? Kahit na wala kayong na-advise, kung sinabihan nyo silang manood sila dito, o parang kayo na rin yung nag-advise kasi sinabihan nyo sila na makikinig dito sa ating channel, o, di ba? Naging instrumento din kayo syempre para makatulong dun sa kapamilya nyo, kapatid nyo, kaibigan, o, di ba?
magiging nakatulong din kayo in a way kahit hindi kayo mismo yung nag-advise. Uy, makinig ka dun sa ano sa YouTube channel ni Vanessa G sa positive advice niya. Marami kayong matutunang mga mga aral at saka may apply niyo sa mga pagdadaanan niyo in the future o ganyan. O, di ba? Yun lang nasasabihin niyo, nakatulong na rin kayo. O, di ba? Kasi yun ang ano ko eh, yun ang isa sa goal ko din, kaya ko binuo ang channel na to, para kahit man lang sa simpleng pamamaraan na pagiging instrumento ng channel natin ito, na makapagbigay ng solusyon, makatulong man lang sa mga pinagdadaanan nila, sa mga problema nila. O di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Kaya yun ang ano ko, ginol ko talaga. Kaya ito ang pinili kong maging content. Kasi alam nyo po yung feeling na pag may pinagdadaanan kang problema, tapos parang wala kang marinig na magandang salita o payo, it makes a difference po na meron silang naririnig na mga advices, ganyan, words of encouragement para ma-enlighten sila. Kasi usually, kung wala po ang mga yan, mga magagandang salita na yan, magagandang advice, madaling bumibigay ang mga taong may problema. Diyan na nga nagkakaroon ng suicidal attempts kung parang hindi na nila kinakaya ang problema nila. Pero kung merong mga instrumentong katulad nitong channel natin at mapanood nyo sila, o diba, malaking tulong na hindi na nila kailangang humantong sa ganung sitwasyon. O alam na nila may guide sila. O diba, napakalaking bagay. Kaya ano pang inaantay nyo? O tulungan nyo na ang ate nyo. Ipagkalat na itong magandang good news na ito sa channel natin. O para sa ganun, lahat tayo ay magtutulungan. O diba? Magmamalasakitan. Tapos sama-sama tayong uunlad. O sama-sama tayong makikinabang dito sa channel na ito. O diba? O kaya pag naka-relate kayo sa mga topic natin, oh, 'di ba? Oh, ano naman, tulungan niyo naman ang ate niyo. Oh, ipindutin na ang subscribe button, lalo na kung naka-relate kayo, meron kayong i-apply sa problema niyo, nagkataong may problema kayong, 'di ba? Ang topic natin ay nakatulong sa inyo. Oh, hit the subscribe button and share na. O, diba? At saka importante rin na i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga latest video ng ate nyo. O, diba? O, bueno, kung nasiyahan kayo, alam nyo na ang gagawin, ipamalita na yan. O, diba? O, marami pa tayong mga magaganda at exciting topics sa mga darating na araw. Kaya ano lang, standby lang kayo dyan. O, wait lang. Hintayin nyo yung mga notification na mag-ring dyan sa inyo. O, meron na namang bagong topic si Ate Vanessa. O, ayan, watch na. O, diba? O, ganun lang dito. Spread good vibes and positivity. O, diba? Okay, so, until next time. Ayan. Have a good night and God bless you always. Bye-bye. Thank you.